Morning sa inyong lahat. Good morning, Pastor. Kapansin ko parang every time na camp, may isang araw talagang inuulan na para makapag-rest tayo. Okay, bago mag-umpisa, gusto ko lang kayong kwentuhan. Isa sa mga paborito ko at mga hinahangaan kong lingkod ng Diyos maging sa kanilang ministry at saka sa kanilang mga books ay si John Beaver at saka si Miles Monroe. Pero hindi ako makapaniwala at na-impress ako ng husto sa ni John Beaver kasi nakarating din siya sa Earlsport noon way back 2007. Hindi kami magkalayo ng laki. Hindi naman siya as in American size. Ang size niya is hindi malayo sa Pilipino ba na typical na Pilipino. Pero na-share niya sa libro na recently binabasa ko, sabi niya, nag-workout din siya at nakapagbuhat siya ng 315 pounds. Siguro wala kang idea gaano ka. 150 kg. Hindi, pounds. Kasi ang 350... 2.2 pounds is equivalent to 1 kg. So ang 315 pounds ay more or less mga 140 kg. 140 to 150. Ang kaya ko lang buhatin, na nagpapatulong na ako kay Dads noon, baka sakaling hindi ko na maiangat, hindi ko na maibalik, is 80 kg lang. Siya nakapagbuhat ng 140. Kaya niya ito sinishare kasi mayroon siyang nagiging kapwa lingkod na nag-workout din, malaki ang katawan, binigyan siya ng program. Dahil kapag hindi, wala kang program sa pagbubuhat, hindi ka rin mag-grow. Kaya nga, ang unang ibubungad sa iyo pagka mayroon kang kurso na kinukuha is bibigyan ka ng syllabus. Diba? Kumbaga, ito na planchado na, ito na yung magiging lesson mo for the whole semester or for the whole year. So, dahil maganda yung pagkasunod sa program, may nagtuturo sa kanya, na-achieve niya yung 315. Nasusundan niyo? So, kaya ko ito sinishare kasi halos karugtong lang ng sinishare ni Sister Lisa ang topic ko. Kung napapansin nyo, ang pinaka-tema natin ng sa camp na ito ay pag-grow natin sa lahat ng area ng ating buhay. So, sa umagang ito, isishare ko ang growing in faith. So, sabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse up to chapter 3 verses 3 up to 5, "We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting because your faith grows exceedingly and the love of every one of you abounds toward each other, so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all persecutions and tribulations that you endure, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God for which you also suffer." So, maliwanag ang sabi doon na ang faith ng Thessalonian Church ay exceedingly grow. Ating bang mga faith nag-grow din? Amen ba? Okay, so parang si John Beaver nga, hindi siya makapaniwala na mabuhat niya ang 315 kasi hanggang 200 lang siya before. Pero dahil nabigyan siya ng program, mayroong nagtuturo sa kanya, na-achieve niya ang 315. Ako, hindi ko nakapangarapin yon. kahit nung kalakasan ko, hanggang 200 lang talaga ako. Pero gusto ko mangyari dito, or it is my prayer, it is my heart's desire, na magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng aim, magkaroon tayo ng vision, na ito yung maabot ng faith natin. Amen? Okay, so 1 Corinthians chapter 13 verse 13, "And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love." Pero isa sa mga nananatili magre-remain ay faith. Amen ba? Okay, isa pa. Faith is the foundation of our relationship with God. Hindi ka naman makipagrelasyon kahit sa tao kung wala kang faith. Yes. Di ba? Okay. So, if our faith is okay, everything would be okay. Nasusundan ba? Amen. Ang weather ba okay? Yes. Oh, okay.
If we grow in faith, we grow in everything. Kasi pag hindi ka nag-grow sa faith, paano ka mag-grow sa knowledge? Paano ka mag-grow sa wisdom? Paano ka mag-grow sa grace? Kasi ang faith ay foundation ng ano yan, relationship natin sa Lord. So ang aim natin dito, for us to grow in faith, and for us to be worthy of the kingdom. Una, bigyan kong pansin, growth in faith leads to thanksgiving to God. Tama ba? Amen. Okay, so and it is fitting to thank God always. To see somebody growing in faith brings joy, especially to the servants of God. Kapag nakikita ng mga lingkod, ng mga ministers ng Lord, na nag-grow yung mga nabahaginan, joy namin yun. Maging sa kayo man sa inyong mga anak, kapag nag-grow yung anak nyo, lalo na kung sa faith nag-grow, malaking kagalakan yun. Okay, so 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing? It is not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Verse 24, you are our glory and joy. Hindi ko matandaan kung sino yung isa sa inyo nagpasalamat doon sa yun sa after ng busip sa Park Fellowship natin sa Richmond, pero sabi ko it is my pleasure because you are my joy. Bawat isa sa inyo, joy ko. Okay, so Luke chapter 18 verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Natanong mo ba sa sarili mo yan? Pagdating daw ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagbabalik, mayroon daw ba siyang madadatnang faith sa sanlibutan? Bakit niya naitanong yun? Bakit? Hindi ba siya sigurado sa iyo? Yes, he will find faith. Huh? Yung mga makarating sa langit. He will find. Pero bakit niya itinanong? Ang tanong na ito is hindi para sa kanya para malaman niya, kundi para ma-realize natin. Nasusundan niyo ba? Iyak ko na isang ko na. Ang purpose ng pagtatanong ko is hindi para malaman ko, kundi para malaman niyo. Nasusundan niyo. So ganun din, nang nagtanong si Jesus Christ, sa kanya daw pagpapalito, sa kanyang pagbabalik, will he really find faith on the earth? Yes? Pero bakit, ano mga bagay, bakit niya itinanong yan? He wants us to be honest. Yeah. He wants us to be honest? Yeah. Gusto niya malaman kung sino talagang may faith sa akin. Medyo hindi natumok yun. Ulitin ko, ang tanong na ito is hindi para malaman niya ang sagot ng tao, kundi para ma-realize natin o malaman natin. Hindi para malaman niya, kaya siya nagtanong. He is reminding us. Para mag-grow tayo. Okay. Isa sa mga reason yun. Kaya niya sinasabi na mayroon daw ba siyang madatnang mananampalataya pagparito niya? Kasi hindi lahat nag-grow sa faith, hindi lahat ay mag-keep sa faith nila. Kaya sabi ni Paul, I have run the race and I have kept the faith. In other words, hindi lahat ng tao mag-keep ng faith nila. Nasusundan. Tingnan natin. Matthew chapter 24 verse 10, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So, dahil daw lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Bakit nag-grow cold ang kanilang love? Kasi ang faith nila nagiging cold. Wala yung faith. And many ang sabi doon. Bakit? Sigurado ka, hindi ka kasama sa many na yun. Hope we will not. Hope we are not. Diba? Kung sinabi niyang many, tapos ikaw ngayon, hindi ka nag-grow, baka ikandidato ka doon. No, that most I will go there. So, kailangan nga na mag-grow tayo sa faith nang sa ganon, okay, Hebrews chapter 10, verse 38-39, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him, but we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul.
So, hindi tayo kasama sa Maine dahil hindi tayo naniniwala doon, kundi naniniwala tayo sa kaligtasan. Eh, paano kung hindi ka nag-grow? Pero, yung trials, yung persecutions ay nag-grow, faith, yung faith mo hindi, dudas ka. Nasusundan ba? Hello? Ganyan mga reaction niyo. Dahil ba hindi kayo hindi tayo makagala ngayon? No, we're trying to assimilate everything. Okay. So 1 Peter chapter 1 verse 9, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. So ang end ng na faith natin is yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay. So pangalawa, ano yung una? Growth in faith leads to thanksgiving. Pangalawa, growth in faith is manifested in love towards each other. Patunayan po sa inyo, sabi sa verse 3 ng ating binasa. Okay, ang pagiging kapatid sa pananampalataya, we became brothers by faith, through faith. Bakit? Eh kung wala tayong faith, tatawagin mo bang brother and sister yung kapwa mo? Tingnan mo yung katabi mo. Sino yan kung wala kang faith? Pakialam mo sa katabi mo. Di ba? Pero dahil sa faith, nagiging brother and sister tayo to one another. Yes. Okay? So, we can love our brothers only if we have faith. Amen. Susundan niyo ba ang... Sana naman, walang kayo naugnayan yung ginawa namin kagabi. Ba't ganyan kayo, ano? So, we can love our brothers only if we have faith. For the Thessalonian Church, the love of everyone all abounds towards each other. Grabe. So, dahil nag-exceedingly grow sila sa faith, ang kanilang pagmamahal nag-abound towards each other. Mahal nila ang isa't isa. Okay, bigyan ko kayo magandang ilustrasyon. Ano? Nakita ni Dej yung samahan ng mga fraternity. Ang una niyang tanong, bakit ka sumasama sa fraternity? Ang purpose daw ng fraternity daw, brotherhood. Kaya nga, pagka mayroon kang fraternity, lalo sa Pilipinas, lumalaki yung ulo mo kasi alam mo, kapag nagka-trouble ka, may kaaway ka, may backup ka. Riot ang labas niyan. Lalo na kung may frat din yung nakaaway mo. So, dahil lang sa paddle, dahil lang sa mga natanggap niyong sakit ng katawan, itinuturing niyo ang isa't isa na brother. Walang iwanan yan. How much more, dahil may faith tayo sa Lord, may love na tayo, so dapat kapag nag-grow yung ating faith, nag-grow yung ating pagmamahal. Hindi yung, bahala sila sa buhay nila. Hindi attitude ng Kristiyano yan. Ito nga, ikinalulungkot ko, nalulungkot ako doon sa mga taong, doon sa mga taong sabi nila, faithful daw sila doon sa mga church leaders, faithful daw sila sa church, pero pagdating ng problema, sila yung unang umaalis. Wala akong tinutukoy, ha? Dapat, sa panahon ng problema, paninindigan mo, ipapakita mo na hindi ka lang sa panahon ng kasaganaan, ando doon ka. Amen. Nasusundan niyo ba? Ganon din sa pagkakapatiran natin. Kapag nag-grow tayo sa faith, yung love sa isa't isa ay nag-grow din. Sabi nga ni Dez lagi ko tuloy na example si Dez. Sabi ko, Dez, hindi ka ba sasabay sa unang hatid? Sabi niya, sabi mo? Pastor's family daw. Kaya yung others priority mo na. Eh nagpapahuli siya. At least naintindihan niya. Di ba? Eh kung, siguro kung makasarili si Dez, daddy ko at driver dito, mahuli na kayo. Eh mga example lang yun ba? So our love is determined by how much our faith can afford. Yes. Amin ba? So hindi mo gagawin ang isang act of love kung kapos ang faith mo. Determine yun sa kung gaano kalaki yung faith mo. Kung paanong kung bibili ka ng bibili ka ng sa grocery, ang halaga ng bibilihin mo ay determine kung magkano pera mo. Yes. Kasi kahit nakapagdampot ka ng marami, kung kulang yung pera mo, babawasan yung dadamputin mo.
Ganun din. Kung ang faith mo ay 50% lang, hindi ka makapag-show ng love na 100%. Bakit? Kasi yung love mo na ipinakita ay nakadepende doon sa faith mo. So kung hindi ka nag-grow sa faith, hindi nag-grow yung love mo sa isa't isa. Yes ba? Okay? Although Paul says, all our actions are not counted unless we do it with love, love roots from our faith. Nasusundan niyo ba yan? Kasi sabi niya, kahit ibigay mo pa ang sarili mo para sunugin sa ikaliligtas ng ibang tao, pero kung hindi mo yung ginawa out of love, not counted yon. Hindi ka naman hindi ka naman napuyat kagabi na. Napuyat niya. Nasusundan niyo ba ito? So kung, halimbawa na lang, example niyan, na-appreciate ko yung mga pagluluto, lalo na doon sa inako nila yung pagluluto, pero kung hindi yan ginawa na may love, not counted yan. Yes. Amen. Meron kasi pastor, ba, na ginawa na lang ngayon dahil sa Panginoon, pudo ayaw lang gawin. Hindi na sa love yun. Kasi pag ginawa mo sa Lord, may love ka. Kasi, pwede nilang sabihin na ginawa ko ito sa Panginoon, pero ano na, parang nagiging ano ba, nagiging responsibility, nagiging duty. Hindi na yun kagalakan ng puso niya na gawin yun. Kasi sabi ng Biblia, ano man ginawa mo sa kapwa, sa Panginoon mo ginagawa. Pakitang tao na lang, pastor, yun doon. Maaring pakitang tao or nagiging ano nga, nagiging duty or responsibility. Ito, magandang example. Ang pagpipreach, hindi ko ito ginagawang responsibility dahil pastor ako, kundi ginagawa ko ito dahil gusto ko na mapagpala kayo ng kanyang salita. Kung hindi ko kaya mahal, pwede akong mahala ng topic mamaya. Sa Pilipinas, hindi naman kami gumagawa ng topic. Basa lang si Bible. Full-time ba naman doon? Di. Tingin na sa Bible. Ito na topic. Ala, bahala na. Pagdating doon. Okay? So, Romans chapter 14, verse 22, yung matindi ito. But he who doubts is condemned if he eats because he does not... If he eats because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Lahat daw ng ginagawa natin na hindi dahil sa pananampalataya ay kasalanan. Kumanta ka, hindi dahil sa faith mo, kasalanan yun. Nag-preach ako, hindi dahil sa faith, kasalanan yun. Nagluto ka, hindi dahil sa faith mo, kasalanan yun. Lahat na ginagawa na hindi dahil sa faith, kasalanan yun. So, ang ginagawa natin, foundation dapat ay faith. Ginagawa mo yun dahil alam mo, may pananalig ka at pagtitiwala sa Diyos. Okay, so everything we do must be based and caused by faith. Example na lang, pagbibigay. Hindi yung ang pagbibigay mo, hindi yung, nakakahiya naman, wala man pangalan ko doon, nakakahiya naman, maatin tayo. Tapos wala tayong binibigay doon. Nagbigay ka dahil sa pananampalataya mo na pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Okay? Pangatlo, growth in faith is manifested in patience. So, first, growth in faith leads to thanksgiving. Second, growth in faith is manifested in love. Third, growth in faith is manifested in patience. Bakit? Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. My brethren, sabi ng James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sino dito yung wala na siyang kailangan sa buhay niya? Sige nga. Ha? May kailangan. Hindi ko sinasabing hindi ka ibahin. Mali ata yung word na ginamit ko. Wala na siyang hinahangad sa buhay. Meron ba dito? Patay na yun. Ha? That's already dead. Yun bang, yung lacking nothing ka. Kasi sufficiency is from God. I mean, dito is yun bang, ando doon yung parang fully satisfied ka na, wala ka nang hahanap-hanapin pa sa buhay dahil kapag may Diyos ka, kumpleto na.
Laking nasin ka na ba? Wala yata. Wala pang mali. Meron. Eh, meron. Meron. Ha? Meron. Meron. Kahit wala silang may contentment na. May, yun ang point doon. Kapag may contentment ka na, hindi ka na feeling lacking. Pero kung tutuusin, sabi doon, kaya hindi tayo nagkakaroon ng feeling na, lacking nothing tayo. Kasi hindi ta nag-grow sa faith. So sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Why? Knowing that the testing of your faith produces patience. So, kapag may patience ka na, ang magiging resulta noon is magkaroon, magiging complete ka. So, kapag complete ka, lacking nothing ka na. Eh, bakit hindi ka nagiging complete? Bakit hindi ka lacking nothing ngayon? Hindi ka nag-grow sa faith eh. Discontentment. So, ganito. So, tinitest ka para magkaroon ka ng patience. Kapag may patience ka na, magiging perfect ka. Pagka magiging perfect ka, complete and lacking nothing. So, bakit hindi ka nagiging complete and lacking nothing? Kasi hindi ka nag-grow sa faith. Maliwanag ba? So, kapag bugnotin ka, kapag tampuhin ka, sign yan ng lack of faith. Quisit na buhay ito. Ay, kasi wala kang faith eh. Anong klaseng buhay to? Lagi na lang may problema, lagi na lang may pangangailangan. Kakatapos ko lang magpadala, may nagkasakit. Magkatapos ko lang magpadala, may mga enrollment na naman. Katapos ko lang magkumita, ubos na naman. Lack of faith yan. Namumuhay ka kasi doon sa resources mo, hindi ka namumuhay sa faith. Ito sabi pa ni isa sa mga testimony ni Joyce Meyer noong talagang nag-umpisa siyang mag-serve sa Lord. Ang binibili niya niyang ulam ni kahit marka sa lata, wala. Malalaman niya lang kung ano yung binili niya pag binuksan na yung lata. Ganon sila katipid. Walang pera eh. Pero ngayon, grabe ang ministries ni Joyce Meyer. Lalo na ang ministry ni John Beaver. Nag-umpisa siya ni kahit pang yung pang-tights niya. Ano na nila yon? Budget na nila yon ng grocery sa isang linggo, pero binibigay niya pa. Pero ngayon, dahil nag-grow siya sa faith, ang budget ng ministry ni John Beaver, $100,000 a week. Wow! Para mag-survive yung ministry, ang budget na kinakailangan nila, $100,000 a week. Ang church na ito, ang more or less, ang collection natin in a month is more or less $2,000. Ang expenses natin, hindi rin lalayo doon. Hindi lang kasi, hindi ko pinipilit kong i-lessen yung ating expenses kasi na regulated tayo ng charity commission na dapat ang ating expenses ay hindi nag-exceed lagi doon sa ating collection. Lagi tayong nagkaano sa compliance natin sa charity commission doon sa mga unang years ng submission natin kasi mataas yung expenses kaysa collection. So, kumbaga, dinidiscourage ng charity commission yon kasi ibig sabihin hindi ka good stewards. Nasusundan ba? Okay, so mood swings. Alam niyo ba yung mood swings? Yes, minsan yung masaya. Minsan masaya, minsan lungkot. Yan bang depende sa moodo. Hindi, lack of faith yan. Weather. Uh-huh. How about those, yung mga mood swings from an illness like hypertension? Kasi meron kang lagi kang... In medical aspect or science aspect yan. Pero by faith, kahit may sakit ka, dahil paniniwala mo sa Diyos na everything is okay, naalala niyo yung babaeng balo sa First Kings chapter 17? Not First Kings chapter 17. Second Kings chapter 4 Sunamite woman, sabi ni Elisha, magkakaroon ka ng anak, pero yung anak na yon namatay, dinala kay Elisha, sinalubong ni Gehazi. Sabi ni Elisha kay Gehazi, tanungin mo nga yung babaeng balo, is everything okay with you? Is everything okay with your husband? Is everything okay with your son? Namatay na yung anak niya, pero sabi ng babaeng balo, all is well. Grabe. Namatayan ka ng anak, masabi mong all is well? Siguro pag namatayan ka ng asawa at nag-away kayo, okay. Gusto mo, madaling sabihin, all is well.
Answered prayer ako. Hallelujah. Pero lang. So, kung may faith ka, hindi ka magiging moody. Amen ba? We can be patient because we do not live by sight but by faith. Okay, so isa pa, growth in faith is manifested in endurance. Ang endurance kasi, the act, quality, or power of withstanding hardship or stress. Nag-i-endure ka. So, kung wala kang faith, sa tingin mo, mag-withstand hardship ka, baka konting pagsubok lang, bigay ka na. We will endure persecution. We will endure tribulation or affliction. Walang mahirap sa'yo. Acts chapter 14 verse 23, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. So wala kang choice dyan. We must. Hindi yan. We may. 1 Thessalonians, matindi ito. That no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed. Ano yung this na tinutukoy? Afflictions, trials, persecution. Appointed ka dyan. Paano ba Tagalogin ang appointed? Tinalaga. Nakatalaga na. So, huwag kang magtataka kung may faith ka, may pagsubok ka, appointed ka dyan eh. Kaya, natatawa lang ako doon sa mga taong umatin lang kayo ng gawain ng Diyos, lahat ng problema niyo mawawala. Mali yun. Baka ini-expect ng bagong dumadalo, mawawala yung problema, tapos na pala, yung problema niya, nadoble. Kasi nagkaroon siya ng faith, nadoble yung test niya. Eh, appointed ka dyan eh. Tapos may mga tao tatampo-tampo. Minsan nga, ewan ko, sana hindi naman dumating sa point ng buhay nyo na nagtampo kayo sa Lord. Mukhang hindi mo ata kakumahal, Lord. Yung ibang tao, answered prayer. Yung ibang tao, maganda. Yung ibang tao, pinagaling. Tapos ako, mukhang pagsubok ata ang dumadami. E paano appointed tayo dyan? Bakit? Natuklasan mo ba? Nalaman mo ba ang katotohanan na yan? Na-appointed ka sa trials ng faith? Na-absorb mo ba yan noon pa? Naintindihan mo ba na appointed tayo? Ngayon lang. Naging ano, pastor sa akin yun eh. Nung panahon na nasa Antipolo ko noon sa church. Tapos nagkaroon ng mga trials. Tapos nawala ako sa panahon. Bumalik ako sa'yo. Pagka bumalik ako sa panahon, look, tiyak, may trials na naman. Sigurado yun, kasi appointed eh. Ay baka sabihin mo, edi wag na lang kami mag-church, wag na lang kami magkaroon ng faith. Walang trials, hindi ka appointed. Ah, mali ka. Kasi andito ka sa mundong ito, you will suffer tribulation. Hindi, walang faith na susubukin, pero dala mo ang consequences ng mga paglabag ni Adan at ni Eva. May tribulation pa rin sa mundong ito. So anong gusto mo? May faith ka? May kaagapay ka? Na hanggat hindi mo na kaya, pag hindi mo na kaya, bubuhatin ka na ng Lord kasi hindi mo na kaya? Pero kapag wala kang Diyos, kunting problema lang, pwede ka nang magpakamatay. Wala nang buhay. Walang kaya. Nasusundan niya. Okay, so we will also endure suffering. Panglima, growth in faith make us worthy of the kingdom of God. Kasi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto. By faith din yun. Hindi ka pwedeng mag-seek sa Lord kung wala kang faith. Hindi ka mag-live sa righteousness ng Lord kung wala kang faith. Amen ba? Okay, so less faith, less worth in the kingdom. Amen. Gets. Example na lang si John the Baptist. Topic ko ito sa Wales. Walang sabi ng Biblia, okay? Luke chapter 7 verse 28. For I say to you, among those born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of God is greater than he. Bakit naging walang higit kay John the Baptist? Kasi nasa sinapupunan pa lang siya, spirit-filled na siya. Oo.
I don't think na mayroon sa atin spirit field sa sinapupunan. Wala. Ito, diba, John, diba, is sa Katoliko siya? Ha? Ito, Montes. Bakit sa Katoliko si John the Baptist? No, Jesus. Sa Biblia siya. Sa Biblia siya. Eh, yung John the Evangelist. Ha? Meron din. Ano yun? Baka si John the Beloved ang tinutukoy mo. Nakasama doon sa ano, 12 Apostles. Ang sinasabing John the Baptist, siya yung nagbinyag sa Jordan. Kaya nga, Baptist. Hindi apelido yung Baptist, ha? Yung bata kasi, yung pinagbubuntis pa lang si Jesus, di ba yung pinsan yung, si Elizabeth? Oo, siya yung anak ni Elizabeth siya, at siya yung ni, anak ano, na, ano, sa Zacarias. Ang gusto ko sabihin dyan, kaya lang sinasabi na walang greater than he, kasi noong nagpabaptize na si Jesus sa kanya, alam niya na kilala niya si Jesus. Hindi ako dapat magbaptize sa'yo, ikaw dapat ang magbaptize sa akin. Kasi sabi niya, attention please. Attention please. Okay? Kasi sabi niya, ni kahit magtali man lang ng sandalyas ni Jesus, hindi siya worthy. Kilala niya si Jesus. Ito pa, umahon si Jesus sa tubig, nakita niya ang Holy Spirit bumaba kay Jesus at narinig niya ang boses ng God the Father, "This is my Son whom I am well pleased." So confirmed si Jesus ang Kristo. Hindi si ano? Kibuloy. Grabe din pagkahibang ni Kibuloy, ano? Siya pang papalit ni Kristo, ibig sabihin, kararating lang ni Kristo. How Kibuloy started? Ha? How Kibuloy started? Ewan ko, hindi ko rin alam. Grabe binaliwala. Did they start as a born again? Ha? No. Did they start as Kulto. A born again? Kulto. Because kasi I heard one of the J-A-1 is also a cult. Ah, siyempre. Kasi alam niyo ba kung bakit nagiging kulto ang isang community? Pag wala sa Bible ang itinuturo. Pag wala sa Bible ang itinuturo or katuruan ng tao. So kapag ang itinuturo sa isang community ay katuruan ng tao, kulto 'yon. Hindi natin hindi man tayo nang huhusga, pero sabihin ba naman siya si Kristo? Maliwanag, kulto yun. Kahibangan yun. Parang gusto niya sabihin siya nagpakamatay sa krus, siya muling nabuhay. Hallelujah. 6. Growth in faith leads to good works. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, remembering without ceasing your work of faith. So, hindi ka pwede magkakaroon ng faith na wala kang ginagawa. Kaya naman pala, may maraming tao na tamad magsiserve, tamad maglingkod, kasi yung faith nila kulang din. Yes, amen. Amen ba? Okay, magandang example niyan. Hindi madali na may bata ka dito. Yung responsibilidad ni Sister Lisa, hindi ko ano yun, pangangatawanan yun. Mahirap yun. Mahirap pa may bata ka, magbabantay ka pa ng tindahan, tapos may parlor pa, tapos magpapa-Bible study pa, magluluto pa, hindi ganun kadali yon. Pero bakit niya ginagawa yon? Hindi sa binibilog ko ang ulo nila. Work of faith yan. Bakit ka gagawa kung wala kang faith? Sabi ko nga sa kanya, gusto mong magpakulikta tayo para man lang doon sa mga kinakain doon sa Bible study? Gusto mo ano, susuportahan ng funds ng ministry yung ano, expenses mo pagluluto? Sabi niya, si Lord na bahala doon. Amen ba? Amen. Eh mga, yung ginagawa ng music ministry, kung wala silang faith, ewan ko kung andi dito pa yan. Mahirap ata sa music ministry, aga-aga mong pumunta, mag-practice ka pa, kapag wala ka sa tunog, pagalitan ka pa. Hindi ako yun. Okay, so challenge. Are you growing in faith? Amen. Kung nag-grow ka sa faith, ano yung mga ebidensya baga? Wala kayong ebidensya, Bisaya ako ah. What are the evidences of your growth? Sige nga. Love, patience, ano pa? Perseverance. Good works. Diligence. Good works. So kung nag-grow ka sa faith, ando doon, umapaw yung good works mo. Good works. Works of faith. Conclusion ulit. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting because your faith grows exceedingly and the love of every one of you all abounds towards each other.
doon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. So, I hope na magiging ano tayo, magiging fruitful tayo na mag-grow tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Amen. Kapag hindi ka nag-grow sa faith, hindi ka mag-grow sa lahat ng area. Amen? Amen. Nais nyo bang mag-grow? Amen. Amen. Kain tayo para mag-grow pa tayo. Magpanalangin tayo. Hallelujah. Lord, salamat po sa binhi ng pananampalataya na inilagay mo sa aming puso. Panginoon, at dahil sa binhi na ito, ito ang nagiging potentials ng bawat isa. Sabi mo nga, Lord, nung unang likhain mo ang tao, ang purpose mo, Panginoon, kung bakit mo nilikha ang tao is to be fruitful, to multiply, to replenish the earth, and to rule and subdue the earth, O God. So dalangin namin, Lord, na pag-usbungin niyo po, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-exercise namin ang aming mga faith, nang sa ganon magkaroon kami ng works of faith, ang aming love ay mag-abound sa isa't isa. At maging sa amin pong paglilingkod, O Lord, magiging steadfast kami dahil sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, we should be steadfast knowing that our labor in the Lord is not in vain. Walang nasasayang sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, dahil alam namin, gagantimpalaan mo ang bawat isa ayon sa aming pagpapagal. Amen. So Lord, ikaw po ang mag-bless sa mga katuwang kong manggagawa sa ministry na ito. So, at higit sa lahat, samahan niyo po ang aming pagsusumikap at pagpapagal para magiging fruitful po ito, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang maidadagdag sa iyong ubasan. Yes, amen. And we thank you, Lord, for all your favors. Hallelujah. Patuloy namin pinasalamatan ang pag-iingat mo sa paglalakbay na ni na Sister Lisa, yes, Brother Roddy, kay Nicole, sa bus na kanilang sasakyan, hallelujah, maging sa mga uuwi bukas, hallelujah, sa Thursday, sa Friday, at kaming lahat sa Saturday, yes, Panginoon. Tuloy niyo rin pong ingatan ang aming mga mahal sa buhay. Ganun din po ang mga kapatid namin sa London. At inaangkin po namin, O Diyos, you have created the hedge of protection all around them, all around our loved ones, and to all our belongings. So Lord, into your hands we put our trust and confidence. At inaangkin po namin na habang tinetest mo ang aming faith, magkaroon kami ng patience, perfect kami, Panginoon, yes, darating kami sa level ng aming faith na complete and lacking nothing. Hallelujah. Napakasarap, napakasarap mamuhay na wala na kaming inaasam-asam pa, wala na kaming hinahangad pa dahil kumpleto na po kami, Panginoon. Amen. Dahil ang isang tunay na mayaman ay wala na siyang hinahangad dahil he got all what he needs. Amen. Hallelujah. So we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.